Okay, sa video po natin ngayon ay ituturo po natin kung paano magtimpla po ng half strength solution ng master blend. Okay, so yung tomato formula po yung ating gagamitin. So yung titimplahan po natin na tubig ay rainwater, 2 liters po na rainwater. So gagamitin po natin ang master blend nutri calculator sa pag-compute po kung ano yung timbang ng mga nutrients po na kailangan para sa 2 liters sa tubig. So, sinulatan ko na po itong ating mga cups at nandyan na po yung mga nutrients po sa loob po ng baso. So, yan po yung ang NPK. So, yung Epsom salt, hindi lang masyadong visible, no? So, nandyan na rin po. At ang calcium nitrate. Okay? So, lagyan po natin ito ng tubig. Bale, yung ni-require na ni NPK para sa 2 liters ay 0.53 grams. Para sa Epsom naman is 0.26 grams. At sa calcium nitrate ay 0.53 grams din. Okay, so lagyan po natin ng tubig. Okay po, nilagyan na po natin ng tubig yung bawat cups, no? So, dito din ako sa container kumuha ng tubig. Then, i-check pala natin kung ano yung ppm ng ating rainwater. So, 10 po yung ppm. Okay. Then, ito pong mga nutrient solution po, no, ay i-stir po muna natin, tunawin natin yung mga solution po or yung mga nutrients po na inilagay po natin. So, make sure po na tunaw po sila, no. So, magkakaibang kutsara yung ginamit ko para hindi magkaroon ng contamination, no, o hindi magkaroon ng reaction itong mga nutrients na ito. Okay, so pag natunaw na po ito, ilalagay po natin ulit sa ating container. Ang required po na ppm para sa half strength na nutrient solution ay 280 ppm to 420 ppm. So makikita nyo rin po ito sa Master Blend Nutri Calculator, no, kung ilan yung ppm na kailangan para sa half strength. So pipindutin niyo po yung button doon sa may nakasulat na half strength. So ika-calculate niya yun kung ilan po ang ppm na kailangan para sa ating half strength na solution at kung ilan yung gramo o yung timbang para sa half strength solution ng mga nutrients. Okay, so imimix na po natin. So, ito po ay natunaw na po itong lahat. Hindi ko na pinakita sa video kung ilang minuto. Pero, around 2 minutes ko lang siya natunaw na agad kasi konti lang naman siya. Okay. Ilagay po natin ang una po ang NPK. Then, make sure po na stir natin siya nang naayos. Okay. Then, ang isusunod po natin ay ang calcium nitrate. Ganito lamang po kasimple na magtimpla po ng nutrient solution po, no. So, pinili ko yung master blend kasi mura, matipid din kasi. Kung yung mga stock solution, medyo nabibilhin mo na, medyo mahal din kasi, no.
Alright. So, i-stir ko lang ng ayos. So, kailan pa pala ginagamit itong half-strength solution, no? So, para dun sa mga punla natin, from sowing, no, ay bibilang tayo ng 7 days from sowing. So, sa pa 8 day, sa pang 8 araw, doon na po tayo magdadagdag po ng half-strength na nutrient solution. Doon sa unang mga 1 to 7 days, purong tubig lang po ang ating inilalagay po sa ating mga punla. Okay. So, sukatin po natin kung ilan na po yung ating PPM po ng ating solution. So, ang result niya, 685. So, medyo mataas siya, no, para sa required natin na solution, 280 to 420. So, para ma-reach po natin yun, dadagdagan lang po natin ng rainwater. So, meron pong iba, full strength na agad yung ginagamit. So, sa akin po, minsan na po full strength ako. Actually, full strength na din yung ginagawa ko. Wala din naman kasing halos pinagkaiba sila, no. So, itong result na to, hindi na rin ako magdadagdag ng tubig. Yun yung po yung practice ko, no. So, depende sa inyo kung gusto nyo sundin yung 280 to 420 na ppm. Yan. Sa akin po, okay na po ito sa akin. Yun lang po. Ganun po kasimple po magawa ng half strength. So, kung susundin natin yung half strength para masunod yung 280 to 420, kung mataas po yung result ng ating PPM, magdadagdag lamang po tayo ng rainwater. So, maraming salamat po sa panonood. So, sana po ito po ay nakatulong.